Bill Hybel. Si Bill Hybel po ay isang author ng aklat na ang title nun ay Courageous Leadership. Ang sabi niya, vision is a clear picture of the future that produces passion. Okay? Vision is a clear picture of the future. Wow! Hindi mo ang linaw-linaw daw na litrato ng future that produces passion. Okay. Sa Tagalog, pwede natin ipaliwanag na ang vision ay isang malinaw na litrato ng kinabukasan. At yung litrato na yon ay nagdudulot sa iyo ng anong tawag dito? Excitement. Nagdudulot sa iyo ng matinding pagnanasa na marating, mangyari yung bagay na maganda na nakita. Sample po, no? Ilan po sa atin familiar tayo sa salitang Disneyland? Okay, alam natin yung Disneyland, di ba? Napakaganda nun. Now, ito pong kwento. Nung wala pang Disneyland, ito pong may-ari nito, ang tawag nito ay si Mr. Walt Disney. Okay? Si Walt Disney, habang dumadaan siya sa isang kalsada na disyerto, no, disyerto. Ang disyerto, mga kapatid, alam naman natin ito na wala, hindi productive, ang disyerto ay walang tubig. No? Sino ba ang magnanasang mabuhay sa disyerto? Ayaw natin, di ba? Tama? Pero, habang naglalakbay siya doon sa disyerto, bigla ngayon nga pa si Walt Disney, sabi niya sa driver niya, ihinto niyo ang sasakyan! Dehiminto ngayon yung sasakyan. Paglabas na ngayon sa sasakyan niya, tinitingnan niya ngayon yung disyertong napakalaki. Tapos sabi niya, naku po! Napakaganda! Sabi niya, hindi niyo ba nakikita? Napakaganda nito! Sabi nung driver, mga kasama niya, naku, si Sir Ika, mabata niya. Ano kaya ikaw maganda rito? Wala naman. Sa madaling salita, umuwi sila at yung nakita na yon ni Mr. Walt Disney ang dahilan at hindi siya nakatulog. Ibig sabihin, nagkaroon ng matinding passion. At yung passion na yun ngayon, sinimulang gawin ang Disneyland. Bago matapos, siguro 80% bago matapos ang Disneyland, namatay po, tigok, no? Si Mr. Walt Disney. Pagkatapos nun, nung tapos na magkakaroon ng inauguration, at sabi ng MC, napakaganda nito, sabi niya nun, sayang, hindi nakita ni Sir. Nung tinawag yung kanyang asawa, sabi ng kanyang asawa, gusto ko lang pong i-correct yung sinabi ng MC. Hindi po totoo na hindi nakita ni Mr. Walt Disney ito. Dahil bago pa po nangyari ito at kaya ito nandito kasi nakita niya ito bago ito nangyari. Okay? So, picture is a clear picture of the future that produces passion. Ang tanong ko, mga kapatid, kayo po, ano ang nakikita niyo sa church ninyo? Kasi kapag hindi natin makita kung ano ang pwedeng gawin ng Lord sa church natin, wala tayong gana. Nagme-maintain lang tayo. Total, paulit-ulit lang naman yung ginagawa namin, kung anong ginagawa ko doon. O, dito, gagawin ko doon, ditutuloy ko lang yun. Kaya ang nangyayari, parang walang sigla, kasi nga, paulit-ulit na lang. Pero pag nakakita tayo ng vision, it is a clear picture of the future, nagpuproduce ito ng passion. Alam niyo po, ang church ay meron po siyang sagot sa lahat ng mga tanong ng paligid natin. Yun nga lang, ang nangyari, bakit ang sagot na pupunta sa mga albularyo, sa Bumbay, diba ano, napupunta kay Madam Auling ang sagot, e paano ang church na wala na yung capacity niya to see things, yung vision. Nalos na yung kanyang capacity na makita o magkaroon ng clear picture doon sa kanyang kinalalagyan. Alam niyo po, binabanggit ko ito sa mga cell leaders sa church.
yung bawat cell leader o tinatanong ko, ikaw, ano nakikita mo sa cell group mo? Alam niyo, sabi sa akin ng isang cell leader ko doon, sabi niya, Pastor, grabe, ang cell group niya, ano pa lang man, tatlo eh. Ang nakikita ko po sa cell group ko, kompleto po kami. Sama-sama kami. Minsan, nato kami sa bahay ng isa kong cell leader. At doon naman sa bahay nung tuwang-tuwa yung magulang kasi nakita nagbabago yung kanyang anak. At isang araw, nakikita ko rin, Pastor, habang nagkikita kami sa SM, sama-sama kami nagpapamigay ng tracts. At nagulat kami, pagdating namin doon sa SM, nakita namin, yung mga magulang namin, magkakasama din, nagbabanding din. Nung tinanong namin yung mga magulang namin, ba't sila sama-sama, hindi naman sila magkakakilala, ayun pala, sa sobrang closeness ng mga cell group ko, nagtaka yung mga magulang. Hanggang sa nagtanong nga sila, bakit baka daw nagdadrugs yung anak nila? Hindi. Kaya, yung mga magulang nila, naging magkakaibigan din. At dahil nakakita siya ng ganung litrato, alam niyo, nakita ko yung passion eh. Pag nagkikwento siya, may passion eh. Tayo po ba pag nagkikwento, may passion pa ba o kinakabahan na tayo pag nagkikwento, baka walang maniwala eh. No? Pero alam niyo, yung passion ang nagdadala sa atin doon. Okay? Now, ang Asia Minor, di ba? Ngayon, ang tawag sa kanya ay Turkey. No? Sabi ng mga ilang theologians, ito daw halos 80% daw ng population ng Asia Minor ay naging Kristiyano. So, sa Ephesus, Smyrna, di ba, yung mga Pergamos. Now, kaya lang ang nangyari ngayon sa Turkey, 2% na lang ang Christians. Bakit? Kasi nawala na yung passion. Nawala na. Hindi na nila makita ano ba ang church namin sa susunod na taon. Sino ba ako 10 years from now? Pwede ba natin isipin sandali? Sino ka 10 years from now? Okay? Pwede ba natin tanongin sa sarili natin? Sige, tanongin mo yung katabi mo. Sino ka? Sino ka 10 years from now? Di ba? Magmula dyan sa tanong na yan eh, pwede tayong maghingi sa Lord ng litrato eh. So, that's the vision. Okay? Si Moises, di ba? Nagkaroon siya ng pangitain ngayon. Nakita niya yung promise lang. Si Joseph, ano nangyari? Was governed by what he saw. Alam niyo ang nag-describe sa buhay ni Joseph kung ano yung mga bagay na nakita niya. Tayo mga kapatid, yung picture of the future, iyan ba ang nagtutulak sa atin? Bakit tayo active ngayon? Alam niyo mga kapatid, kami ni Pastor John, ba't kami nandito ngayon? Kasi pumating ito ng pangarap ng Panginoon, yung nakita namin, may gagawin ng Lord sa buhay namin. Kaya nga si Pastor Joel, pag nagkikwento siya, laging excited kasi nakikita niya, ito yung gagawin ng Lord eh. Okay? So, ganoon din sa buhay natin. Pag nakita natin lahat ng ito, magiging masigla tayo eh. Pero tingnan niyo, pag wala na tayong makita, ano nangyayari? Ha? Nanlalata tayo. Wala nang sigla. Di ba? Wala na tayong makita eh. No? Okay. Ang vision, dapat ito ay maipanganak. Buksan mo natin yung Bible natin sa Habakkuk chapter 3 and verse 3. Habakkuk chapter 2. Okay, Habakkuk 2:2. Sabi diyan, then the Lord replied, write down the revelation, or sabi sa ibang version, write the vision, okay, and make it plain on tablets so that the herald may run with it. So dito makikita natin ang vision na sabi isulat. Now mga kapatid, hindi lahat ng nakita natin ay doon na magwawakas. Hindi porket nakita mo, tapos na. Hindi porket na-imagine mo, tapos na. Uy, ang ganda na mangyari sa church. Oo, tama, yun yung vision. Kaya hindi doon nagtatapos. Dapat isinusulat. Isinusulat natin. 10 years from now, ano ang nakikita mo sa sarili mo? Okay, during my schedule, ang tawag doon? During my appointment, ano ang nakikita ko? 1 year, 2 years doon sa appointment ko. Kailang hindi nagtatapos sa nakita mo, dapat isinusulat yon para maging malinaw. Das, kasama yun sa planning, POLC. Okay? Plan, Organize, Lead, Control.
Hindi lahat nagwawakas doon. Diba? Ano ang gusto mong mapangasawa? Isusulat mo doon. Diba? Single. Sino? Ay, hindi ano pala. Okay. So, isusulat mo doon. Baka mamaya, isinulat mo. Ha? Ang gusto mga ka? Maka-Diyos. Ay, sinulat mo nga. Eh, kaya yung ulang pa, baka bigyan ka ng Lord ng maka-Diyos, pasok ka naman. Isulat mo yung maka-Diyos na talagang erectusto ko. Yung ilong eh, talagang kwan, no? Ganon. Diba? Baka may maka-Diyos ka, no? Hindi mo naman gusto, no? Oh. Isulat natin kung anong gusto natin. So mga kapatid, kasama din ito sa pagdi-discuss natin sa vision, no? Then, apo, so. Ay, magpupunod ko yung vision kasi may nag-text sa akin, sabi niya, 10 taon mula ngayon, wala ka ng email. Wala ka ng email. Pupukin na yung katukog mo, pupunod na yung balat mo. Habang may text, magte-text ako sa'yo. Pero hindi na ako tatawag sa'yo dahil hindi ka na makakarinig. Bingin na rin. Ang tawag, hindi yung vision, tawag ang consumption. Consumption ang tawag doon. Ini-declare kung ano-ano eh, no? Okay po. Sige. So, ano ba yung mga pwedeng vision, ano? Una, from being a believer, maging leader. Amen? Ano ba nakikita natin sa ating member? Now, this is the vision of Jindal. To win souls and make disciples. Okay? Ano yung nakikita natin? What is vision? To win souls and make disciples. Okay, now, ano ang purpose? Ano ang purpose ng G12 vision? To love God and to love people. And then, ano naman ang goal? Ang goal natin, malinaw, to make every believer a leader of leaders. Ayan. Okay? So, ito ang vision to win souls and make disciples. Purpose, to love God and to love people. Then, ang goal natin, ano ito? To make every believer a leader of leaders. Ito ngayon ang pinaka-goal natin. Now, mga kapatid, ito po ang tanong ko sa atin. Yung bang kanilang pinakita nating cycle, yung process, sa palagay ninyo, maaabot ba ang goal? Okay? Ito ang goal, to make every believer a leader of leaders. Kasi minsan mga kapatid, ito eh, no? Masabi lang na meron tayong vision, gagawa at mag-iisip tayo ng magagandang salita, ipiprint natin, ilalagay sa tarpaulin, may vision ang church namin. Pag hindi po nangyari yun eh, bisyo yun, hindi vision. Ano nangyayari? Pang-display na. Eto pa, no? May nakita akong pastor eh. Napunta kami sa isang church. Pagpunta namin doon sa church na yon, nakakita siya doon sa church na nakasulat, vision, ang ganda. Kinopia! Ang ginawa, pinaprint, ginaya, yun din ang vision daw ng church nila. Ang ganda daw eh. Okay? So, ngayon, nakikita natin, when we say vision, tayo mismo na leaders ng mga churches natin, may nakikita tayo. Ano ang mga nakikita natin? Yung believer, naging leader, hindi doon nagtatapos. Isusulat natin yun. Pangalawa, yung leader, magiging mga excellent leaders. Hello? Alam niyo doon sa church, sa yung mga inalagaan ko sa church, dati na-win. Pagkatapos ma-win, sine-cell group ko sila. Ngayon, nakaka-attend na ng church. Alam niyo ngayon, may mga cell group na sila, umaate na sila, at ngayon, nagiging mga leader na sila ng mga head namin. Sample, yung isa hawak niya ang cell
cell group. Siya ang cell group head. Siya ang namamahala. Pangalawa, si Brian naman, ang hawak niya ay yung Pepsol namin. Paano magpatakbo nitong, pag sinabing Pepsol, yan, pre-encounter po sa encounter is 1. Pepsol ang tawag yan sa kabuuan. Siya ang nagmo-monitor nito sa amin. Lahat ng mga estudyante, meron kaming database, mga pangalan, o nasaan na si Juan, o, tawagan mo ito, hindi mag-graduate ng ano yan, kailangan niya na alam. And then, alam niya mga pinag-uusapan na namin ngayon, kasi mayroon akong pangarap sa kanya, sabi ko, isang araw tatayo kayo. At magsasalita, yung mga natututunan niyo, dahil totoo, kayo ang magkikwento sa iba ngayon. So, alam niyo yung excellence, sabi ko, read more books, magpasa kayo. Sabi ko, ayoko ng mga kasama sa church na yung mga worker na utusan. Pag sinabing utusan, talagang napakasipag. Kaya lang, yung ginagawa niya, dahil inutos. Ang sabi ko, dapat nag-iisip tayo. Tayo mismo ang nag-create, tayo ang nagpo-program, tayo ang gumagawa para umayos yung ating sistema. Okay? Hindi lang sila sumusunod. So that's vision. Amen? No? May mga inire-raise up tayo at meron tayong nakikita, eto, magiging kayo. So, eto po yan. To make every believer a leader of leaders. Now, bakit kailangan isulat ang vision? Alam niyo, nung tayo na nagsisimula po ako sa vision, lahat po ng mga natin akong seminar katulad po nito, ay grabe, talagang sinusulat ko po yung every single ideas. And then, alam nyo, nung time na yun, wala pa akong laptop nun, wala akong computer eh. Then, nasabi ko, Lord, may notebook ako, susulat ko yan lahat. Naiingit ako dun sa iba dati, sila may laptop, nakakakompleto sila ng materials, naiuwi nila, napiprint nila ako, hindi. Sabi ko, Lord, kailangan ko rin eh. Then, alam nyo, nagpupunta pa ako ng internet cafe para lang alam yung G12. Tapos nagbabasa ako ng mga books, nagtatanong-tanong ako, at pagkatapos, i-re-record ko talaga yun. Alam niyo, sa una, parang ang gulo-gulo, walang compilation yung mga nalaman ko eh. Pero alam niyo, dumating yung panahon, inayos ng Lord yung istruktura eh. Hanggang sa ang biyaya ng Panginoon ay dinala ako dito sa inyo para i-discuss. Bakit? Kasi hindi ko lang siya nakita at nadinig. Hindi lang ako magsita, oo nga, napakaganda. Ibig sabihin, sinulat ko yun. So maraming bagay no, na kailangan na anong ibig sabihin ng isulat mo? Naniniwala ako, in terms of management, kasama yung tinatawag natin POLC. Plan, organize, lead, and control. So, hindi lang nagtatapos sa isang magandang kaisipan. Planning, wala namang sinusulat, kasunduan lang. Okay? So, kailangan po isinusulat natin. And then, ang sabi dyan, sa Habakuk 2:2, gawin mo itong malinaw. Okay? Sa madaling salita, ito, mga kapatid, tayo, mga pastor, kailangan makita natin ng malinaw yung vision. Ano yung vision natin? Wow! Yung mga member natin, magwawakas na silang lahat. Anong ibig sabihin? Malapit ng maganap. Magiging mga disciple na sila. Parang ganito ka yung parang kayo. Ayaw niyo ba maging disciple yung mga member natin? Di ba? No? Yun yung nakikita natin eh. Now, once na makita natin yun, excited tayo. Then, ano kasunod? Ilatag mo! Okay, sabi mo sa katabi mo, uy, ilatag mo, ilatag. Pag sinabing ilatag, kung paano yung ginawa namin sa inyo dito, kahit konting kwento lang, maikwento nyo man lang. Amen? Kumanap kayo ng mga key leaders, kasundo nyo. Dalhin nyo sa isang kapihan. O kaya, imbitahan nyo. Bro, alam mo, minsan lang ako mag-imbita ng kape. Ay, mag-kape. Kasi, meron akong brewed coffee na galing ng Mactan. No? Talaga daw itong kape na ito, talagang kakaiba ito. Makakalimutan ko pangalan sa sarap. Siyempre, may ilalatag ka eh, no? Regalo yun, talaga, saan pa nabibili yan? Walang nabibilihan yan, dinala lang sa akin yan. Ang gagawin mo ngayon, magpapakulo ka ng tubig sa takoy.
parang CTS din, nagpakulo kami ng tubig eh. Kaya lang ang gagamitin mong pakuloan yung apoy, kandila. No? Bakit? Para mataga. No? Eh, kwento ka ngayon ng bisyo, no? Talagang binang. Hindi, habang umiiniinit natin yung tubig, may kikwento lang ako sa'yo. May, alam mo, pinakita talaga ng Panginoon, ganito mangyayari sa atin. Grabe, talaga. Pag medyo nakahalata na, hindi pa babainit yung kape, may katitignan ko. Saka mo palang ilalim sa kanan. No? Oh, ay, na, eh, tuloy ka na na, malapit na, kukulo na eh. No? Eh, hindi niya nang tinatanong kung saan ka nagsalang eh, di ba? Pag saan ka ba nagsalang? Sa kandila. Huwag ka mo sabihin. Huwag ko tayo magsisinungaling, okay? De, eto na, nilagay mo na sa kalan eh. Anong ibig kong sabihin? Ilalatag mo siya. Mga kapatid, nung last UFCTC in Grace, meron pong isang tumayo, Pastor, napakaganda ng mga sinasabi nyo. Kaya lang, paano mangyayari kung hindi kayo ang magpapaliwanag sa church namin? Pero mga kapatid, ganito lang po yan eh. Tulad ng sinabi ko kanina, go slow. Kung ano yung mga bagay na natutunan nyo, kayo mismo ang magkwento. Dahil alam mo mga kapatid, ang totoo ako, itong mga bagay na sinasabi ko, hindi agad ito na-develop ng ganito kabilis. Binasa ko ngayon, bukas ng umaga, lecturer na ako. Hindi. Ang ibig sabihin, mga kapatid, alam niyo yun, kumanap tayo ng kahit isa, dalawang tao, then just discuss. At alam niyo yung cycle na pinakita ko kanina? Just share unti-unti the vision. Ano yung vision natin? To win the lost and make disciples. Ito yun eh. Yung mga member natin magiging disciples ng ating Panginoon. Maaalagaan sila. Babaguhin yung mindset. Diba? And then ipapakita natin kung ano yung kaparaanan. Wow, ang target pala ika ng G-Tol ay ganito. Okay? So ito po yun, no? So, ilalatag natin. Malinaw na sinasabi sa Habakuk 2:2. Okay? Write the vision. And then, make it plain. Pag sinabing make it plain, gawin mo itong malinaw, ilatag mo. Oh, now, pangalawa, no? Bukod sa ikwento mo, gumagawa ka ngayon ng plano o system, paano mo ito unti-unting ibababa sa church? Oh, sample, kunyari, bukas, meron ulit tayo dito. Isasama ko ang aking mga leaders. Amen? Kasama yun. Kasi, gusto mong madinig din nila eh. So ngayon, halimbawa, sa pagbalik namin dito, hindi pwedeng hindi ko sila isama. Bakit? Kasi, make it plain. Kailangan mailatag mabuti sa kanila yan. Habakuk 2:2. Now, ang kagandaan sa Habakuk 2:2, ang sabi doon, may mga pagkakataon na ang vision daw ay madedelay. Alam niyo, sa buhay, sa church din namin, may mga pagkakataon, sabi ko, ano ba ito? Parang ang hirap naman. Mukhang sila lang ang makagagawa niyan kasi may pera yung church nila. Sa amin, bilang independent, alam niyo, parang ang hirap, nagsimula kami. Dadalawang po kami, mga kabataan pa. Tapos, wala man lang mga umaalali sa amin. Pero alam niyo mga kapatid, kung hanggang doon lang ako nagtapos at hindi ko sinulat ang mga bagay, hindi ko ginawang malinaw, disinsanay wala kami sa ganitong sitwasyon ngayon. Pero, minsan may madidelay, pero huwag tayong titigil, sabi ng Bible, mangyayari at mangyayari ang vision na yan. Amen? So mga kapatid, ang importante, nakita natin yung vision. Okay? Nakita natin yung vision. Now, ano ba ang heart of the vision? Now, ito, tandaan po natin ito mga kapatid, no? Kasi po, malinaw po yan. Sa lahat ng didiscuss natin, binuot natin, ito yan. Bakit to love God and to love people? Dahil kung talagang gusto natin at mahal ang Panginoon, susundin natin ang inutos niya. Ano ang inutos niya? Go! Win! And make disciples. Susunod ka. Anong ibig sabihin ng love people? Alam niyo ang ibig sabihin ng love people? Kung talagang mahal ninyo ang tao, ilapit niyo siya sa Diyos. Minsan kasi ang pamantayan natin, ngitian ko siya, o ngiti ka, punta ng impyerno. Diba? Bigyan mo na isang mangkok na siniga. Oo nga, naipakita mo nga, impyerno naman ang punta. Kung talagang mahal mo ang kaluluwa, ilapit mo siya sa Diyos. Ito yun, to love God and to love people.
yan ang purpose, bakit meron tayong jewel. Hindi yung kung ano pa mang bagay. Okay? Then, goal to make every believer malinaw na malinaw. Kaya nga tanong ko sa inyo, eto bang salitang to kumukonek doon sa pinaliwanag natin kanina? So, kung ito ay kumukonek, ibig sabihin, hindi lamang tayo nagdi-discuss dito ng magagandang topic. May connect talaga. It's plain to me, and that you sit close and hear his heartbeat. For in your eyes I see shining love that speaks so clear, and I can hear them saying so sweetly, he is lovely, he is holy, gave supremely that all men might see. He is gentle, tender-hearted, risen Savior, he is God. I can see that you love Jesus first, it's plain to me, and that you sit close and hear his heart.